Hello guys, pakita ko sa inyo tong molding aming Bob. Tatanggalin ang kwan, mga walong pinan nasira. Ito guys, pakita ko sa inyo. Hindi namin alam kung ito yung matatanggal namin. So guys, ayan yung tatanggalin namin na pin. Bali, ang nabali dyan ay isa, dalawa, ayan kung makikita nyo, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. So anim siya guys, pito. Mukha bali walo. So bali inisprayan ko na yan ng WD-40, gawa ng medyo masikip siya. So ang gumawa nito isang kasama kong Pilipino. Kasi kahapon ay busy ako sa aking binabantayan na makina. So ayan, bali ay ang natitira na lang lilinisin yung part doon. Ayan. Tingnan na naman guys ang gano'ng karaming pin. Ayan, tingnan nyo ang gano'ng karaming pin. So hindi namin sigurado, hindi ko sigurado kung matatanggal namin ito, mga broken pin na ito. Kasi yan ay na bulging na sa loob. So kung hindi siya matanggal, meron siguro ibang way na ala kami dito sa aming company, maaaring ipalabas yan. Depende yan sa aming manager kung ipalalabas niya. At itong cavity na to ay tatanggalin din namin yung kunin apat na bolt. At meron kaming papalitan na pin din sa loob. Ito. May pin yan sa loob. Nabali din. So binabad na kahapon yan. Bali nakakaisang WD-40 na kaming gamit. Itong WD-40 ay mapakalaking bagay sa mga gantong molde, lalo kung madumi. So isprayan mo siya ngayon, bukas pwede naman siyang kutkutin para matanggal yung mga dumi-dumi na yun. So itong lahat pin na to ay nalinis na nung kasama ko ni Noni. Yan guys, ayan, ayan. Kung makikita nyo, maluwag na yan. Kung medyo mahigpit man yan, ay kayang-kaya na ng kwan yan, ng ejector. So yung ejector guys ay ito. Pakita ko sa inyo yung ejector. Yan guys pala, hindi pala yan ang ejector, yan pala yung cylinder na nagtutulak doon sa maraming pin. So ayan ang eject, ang cylinder, bali apat yan. Apat yan, ayan. Maybe Sunday, at ayan naman yung mga bolt niya. So yung kwan na yan, isa, dalawa, tatlo, apat ay magkakasama yan. Pag na-assemble na namin yan, saka namin ilalagay itong cylinder. Yan, so gumagamit din kami dito ng copper. Ano ba ang gamit ang copper sa molde? Ang gamit po ng copper na yan ay para maiwasan ang damage ng molde. Hindi po tayo pwedeng gumamit ng metal sa metal pag tayo ay nasa molding. So iniiwasan po natin ma-damage ang cavity, especially cavity po. So ang cavity po niyan ay nasa ilalim. So hindi ko maipakita sa inyo. At ayan. So after nito namin mayari at ma-assemble, yan namang isa ang aming bubuklatin. Kasi yan din ay may damage na pin na bali. Yan, ayan, ayan guys. Ito yung cavity sinasabi ng molde, ayan. Yung makintab-kintab na yan sa ilalim at saka meron din sa taas, kung makikita nyo sa taas, ayun. Kung makikita nyo yung line sa taas na yan, ang cavity. Yan ang iniingatan ng lahat ng mga molding technician. Alam na alam yung mga molding technician. Shout out molding technician dyan, kahit sa mga yung company. Ayan, ayan. So kung tatanong nyo kung ilan tons tong molde namin na ito, ito ay nasa may 7 tons. At meron din kami dito mga molde na mas mabibigat pa dyan.
Ayan guys, ang nasa kwanto, ayan 8 tons guys, 8 tons kung gaano kabigat ang 8 tons. Ang tawag namin sa may moldinen ay quadruple meter box. At ang mga product namin dito guys ay puro meter box. So andito kami sa, andito ako sa Kwan, sa Riyadh, Saudi Arabia. So ayan guys. So ayan guys, kung makikita niyo aming mga molde. Ayan. Ito medyo makwan lamang yan. Medyo magaan lamang yan guys. Nasa 5 tons lang yan. Ito nga yung pinakamabigat. Yung mga kanyan, 8 tons to 9 tons. So kakanti lang naman yung molde namin dito. Hindi naman ganun karami ang molde dito. Ayan, ayan. At for today, ang nagraran ay dalawang makina. So bali yan ang aking minomonitor. If ever na magkasira, ay aking gagawin. So marami pong salamat guys sa inyong panonood dyan. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Ingat po tayo palagi. Bye-bye!